So, meron pala talagang pera sa pag-YouTube, no? Realize ko lang. So guys, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo sa suporta. Malapit na ho tayong mag 3,000 subscribers. Hindi ko naman in-expect na abot ng ganyan yan. Pero maliit na bagay yan kumpara sa mga big names na mga nag-YouTube. Pero it's a good start. Once again, thank you sa inyo lahat. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, may pera pala talaga sa pag-YouTube. Ang ginagawa ko lang talaga, basta karga lang ako ng karga. Kung anong trip kong ikarga sa YouTube ko, karga mo lang. O ano yung bukal sa kalooban mo. Huwag mong pilitin. June pa lang June of this year, pwede na akong mag-withdraw ng pera. Kaso, hindi ko lang sigurado. Kasi may hinihing mga details regarding tax. Alam mo naman dito sa US, medyo stricto sila sa lahat ng mga income na pumapasok sa'yo. So, I just wanted to make it right. Gawin natin ng tama tong extra income na to. Gusto ko sigurado lang yung maipasok ko doon ng mga details. Ngayon pa lang ako makakapag-withdraw. So ganito ang gagawin natin, since this is my first withdrawal sa YouTube. Alam nyo naman na si Mama Remy, malaking naging parte niya dito sa akin. Malaking na itulong niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, siguro mas lalo pa akong nahirapan sa pag-YouTube. Wala siyang ka-idea ngayon na malaki na itutulong niya sa akin. Yung unang-unang kita ko sa YouTube, ibibigay natin kay Mama Remy. Diba? Okay ba yon? Maraming ngayon katanungan dyan yung mga tao. Pwede ko bang gawin to? Yes, pwede. Ngayon, ganito yon. Meron bang age limit ito? Wala po. Maraming mga YouTube stars ngayon ng mga bata na million ang mga subscribers. Yung mga pinapanood ng anak ko ng mga bata, mga ibang lahi, sobrang dami nilang followers, views. And basing it on their sa mga views nila per videos, masasabi natin na malaki yung kinikita nila. Kung tatanungin nyo ako magkano yung winidraw ko, maliit lang yun. Huwag nyo lang tanungin yung exact amount. Pero, it's a good start. Okay, yun yung bibigay ko kay mama ko. Wala lang, bahala siya kung anong gusto yung gawin doon. Basta gusto ko masaya siya. So, sa mga nagbabalak, gumawa ng YouTube, simulan nyo na ngayon. This is, para sa akin ha, opinion ko lang ko, is the right time para mag-YouTube kasi marami kang oras sa bahay. Paano ba sisimulan tong YouTube? Importante dyan, meron kang kahit na cellphone lang Kahit cellphone and then internet. Yung general population ngayon, meron ng access ng wifi or internet. Kahit sino talaga pwedeng magsimula nitong YouTube thing na ito. Tapos yung nangyari pa sa ABS na na-shutdown sila, matik yan. Lahat ng mga artista yan, magkikreate yan ng mga sariling channel nila. Sabi nga nila ngayon, YouTube is the new TV. Totoo yun. Mas lalo pang magbubum ngayon ng YouTube dahil sa current na nangyayari ngayon sa atin, lalo na sa Pilipinas. Hindi masama na mag-YouTube kasi maluwag. I mean, anyone can do it. Diba? Anyone talaga, kahit bata, matanda, basta hindi tungkol sa violence. Kung gusto mong magsimula ng channel mo, why not? We'll push you to do it. It can give you some income. Kung meron kang video na maging viral, ay naku, ibang usapan yun. Marami tayong pina-follow sa YouTube na dati hindi naman kilala. Pero ngayon, nagiging matunog kasi basta continuous lang sila nag-upload ng video and then isa sa mga video nila nagiging viral, kaboom. Yun na yun. Putok na lahat yung mga ibang videos na in-upload mo in the past. Papanoorin niya ng mga tao di ba? So, ganun ang nangyayari. Another question is, paano ko ba sisimulan? I mean, ano bang una kong i-upload? Ano bang magiging content ko? Yun ang isa sa mga pinakamahirap na question sa totoo lang sa pag-YouTube. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ako, ang niche ko talaga is more on pranks and family. Yan talaga. So, yung freedom ko sa paggawa ng video, 100% talaga. Walang nagsasabi sa akin kung anong gagawin ko. Basta masarap mag-YouTube kasi you are your own director. Ikaw mag-iisip ng content mo. So kung creative kang tao, well, good for you. Mas madali. Pero if you're able to find your niche,
kumbaga yung content na gusto mo, either comedy, it's either crafts, or traveling, food, music, fashion, mga ganyan, makeup, gawin mo lang. Tapos, pag lumalaki na yung channel mo, I'm pretty sure magkakaroon ka ng mga bashers. Kailangan maging handa ka rin sa mga bashers mo. Sa akin naman so far, wala pa naman. Kasi, what is 2,000 plus, 2,600 subscribers? Wala. Kung ginagawa mo to, ini-enjoy mo, tuloy mo lang, di ba? And then, another tip pala, no, huwag mo kaagad tingnan yung pera na, uy, yayaman ako. Uy, yayaman ako. Yayaman ako sa YouTube. Magre-retire na ako sa trabaho ko, mag-quit na ako sa work ko. Hindi ho ganun. Sa simula, if you're a small channel, lalo na hindi ka kilala, wala kang connection, hindi mo kilala, sige na to. Isa ka lang maliit na tao, isa kang maliit na simpleng YouTuber. Huwag nyo kaagad pangarapin na, uy, kikita ako ng 50,000. Kikita ka, on my first month, kikita ako kaagad ng 100,000. Pwede ho mangyari yun, meron kang nag-viral na video. Pero paano kung wala? Ang advice ko is, just enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Mahirap po yung nag-expect kasi mafu-frustrate ka lang. Maniwala ka sa akin. If you're expecting too much, like pera na kagad yung hinahangad mo, mafu-frustrate ka. Tapos maiinip ka, matataga lang ka, and then it magbo-boil ka na lang parang ayoko na. Oo, parang laro-laro lang. Hine-enjoy ko lang kung ano yung ma-upload ko, kung ano yung maisip ko. Grateful ako kasi nandyan yung family ko na isasama ko sila sa video. Yun lang. Once again, thank you sa inyo. I'm happy pala sa mga kilala ko, sa mga relatives ko, sa mga friends ko na nag-create mga YouTube channels nila. Proud ako sa inyo kasi sinimulan nyo na. Tuloy nyo lang yan. Keep uploading videos. Yun ang sekreto eh. Yun ang napansin ko dito sa YouTube. You keep on creating videos. Makikita mo naman eh, mayroong mga nanonood kahit pa konti-konti. Ah, isa pang tip. Bawa, nung nakaraan yung sushi bake, nag-trending yun, di ba? Ang daming gumawa. So, sabayan mo lang yun. Mag-create ka din ng video na ganun. Mapapasama ka. Ang gagawin ng YouTube, parang meron silang sariling algorithm eh. So, since yung title na nilagay mo sa YouTube mo, one of the viral, isasuggest niya yung video mo eh. On top of the viral videos. So, makikita mo naman dun sa revenue, may pumasok. Diba? Hindi na masama. And then, congratulations sa mga nagsimula na ng mga channels nila. Keep doing it. Huwag ko kayong mag-stop. And then, God bless you all. Thank you pa rin sa pagsubaybay sa akin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, siyempre, ano pang inaantay niyo, mag-subscribe na kayo, di ba? Ba. Subscribe lang. Ba? Yun lang. Okay, salamat.